kali. Wala na hangin, medyo ulan. Merienda muna tayo. Merienda. Tsaka kape. Yan. Lasang hangin. Parang uulan na naman. Eh, malayo biyahe natin. Medyo inabot na ako ng hapdi ng mata. Kaya kape muna para pantanggal ng ano, hapdi sa mata. Mga kasama natin na bumabiyahe ng malayo, pag inabot kayo ng antok, kasi kahit na hindi kayo puyat, mahaba ang pagmamaniho nyo, talagang aabutin ka ng antok. Kumbaga, hindi naman talaga antok yan eh. Pagod. Pagod yung isip tsaka yung mata. Kaya mas maganda, pahinga muna, magkape. Yun ang pinakasolusyon dyan. Para mabuhay ulit yung diwa natin. At mag, ano, kondisyon na naman tayo ulit. Ganun. Tsaka, pagka inaanto kayo mga kabady, magbaong kayo ng kunting biskuit para may nguya-nguyain kayo. Kasi pagka may kinunguya kayo, medyo napabawasan yung ano, mababawasan yung antok. Pero talaga, wala talagang panlaban sa antok mga kabady. Ang pinaka-panlaban sa antok, pinaka-solusyon dyan, idlip. Idlip sa gilid. O tabi muna, tsaka mag-idlip. Yung safety, na hindi kayo masagi ng ibang dumadaan. Hindi ka nakasagabal sa mga dumadaan. At hindi bawal yung hindi sa bawal pumarada. Ganun lang mga kabady. Kasi ang antok talaga, wala talagang solusyon yan. Kundi idlip. Ha? Ganun talaga. Kahit hindi ka puyat, hindi ka nagpuyat kagabi, hindi ka naman, ano, pagod. Pero pag biyahe mo kinabukasan ng malayo, maramdaman mo talaga ang pagod. Pagod sa mata. Pagod yung mata mo. Pagod yung isip. Pag malayo biyahe, mapapagod talaga yung isip tsaka yung mata. Bukod sa physical na pagod sa kamay tsaka sa paa. Kaya ang pinaka-solusyon, kape. Kasi pag pagod yung isip mo, pagod yung mata mo, ano na yon? Antok. Lalapuan ka ng antok kahit hindi ka puyat. Diba? Tabi mo muna. Tapos, magkape ka. May tindahan. Ito yan, may tindahan. Kape. Kasi ang sabi sa LTO niyan, wala talaga panlaban ang antok. Kundi idlip. Maidlip ka ng kahit 20 minutes or 10 minutes para mawala yung antok. Kasi hindi antok na puyat yan eh. Antok yan sa pagod sa mata, saka sa utak. Sa haba ng biyahe, mga kabady. Kaya diba, tip lang yun mga kabady. Ang iba naman, tubig malamig, soft drinks, mga ganun. Puro pinakamagandabis, kape. Kasi may kapin. Yung kapin, ano yun, pampatanggal antok talaga. Huwag naman masyadong marami, baka di ka naman makatulog sa gabi. Insomnia naman ang inaabot mo. Insomnia. Kaya mga kabady, ito. Talaban sa antok, kape. Idlip, tsaka kape. Mga kapatid. Kaya yung iba, di ba, pag inabot ng antok sa expressway, natutulog sila sa gilid ng expressway. Pero hinuhuli sila. Marami kang kaso ganun, mga kapatid. Hinuhuli sila sa expressway dahil natulog sila sa emergency parking. Eh, bawal daw yun. Sabi ng INLEX o kaya SLEX. Bawal. Dapat daw yun doon. Ang hihinto lang doon, mga sira lang na sasakyan. Mga breakdown vehicles lang. Pero yung may inaantok ng driver, hindi daw pwede doon. Bawal nga rin umihi doon sa emergency parking na yun, mga kabady. Kaya, pilitin nyo makapasok kayo sa gasolinahan. Doon kayo makiusap sa gwardiya na magkape muna kayo. Pwede naman makabiling kape doon eh. Huwag lang kayo mag-Starbucks, ang mahal. Imbes na nawala yung antok mo, talagang mawawala ang antok mo sa presyo. 120 kape. Tongoy. Tapos ilang higop mo lang ubos na. Dito na lang sa 3-in-1. 'Di ba? Mura lang, 15 pesos. 12 pesos. 'Di ba mga kabady? Tip lang 'yon mga kabady. Kasi nga sa LTO talaga mga kabady. Ang sabi talaga, wala naman talagang panlaban sa antok kundi idlip lang talaga. Tulog. Itulog mo pag haba ang biyahe. Na inabot ka ng antok dahil sa hindi ka naman puyat.
Pagod ng pagdadrive mo sa malayo. Napapagod yung mata, tsaka yung isip, pati kamay, buong katawan. Kaya mag-idlip ka sa gilid para ma-refresh, ma-recover, maka-recover ka, tsaka mag-kape ka. Mga kabali. Tsaka Nescafe. Nescafe ito mga kabali. Nescafe dyan, baka naman. Commercial. Joke lang. O diba mga kabali? Tip lang yun mga kabali. Simple tip lang. Yung iba, pagka, ano, pag inaantok, may kasama ako dati mga kabali. Pag inaantok siya, may dalasang sili. Yung sili, labuyo. Pag inaantok siya, kinakagat niya. Pero hindi pa rin yun. Oo, pawisan ka nga. Pag pawisan ka, mawala yung antok mo. Sa anghang pa naman eh. Nagmamaniho ka, sa palay ka ganyan. Nagmamaniho ka, panay ka. Dahil ang anghang. Meron mga kabati ganyan. May kasama kami dati. Ganun. Sili, lagi siya may dalang sili, labuyo. Pagka inaapot niya ng antok, kinakagat niya mga kabati. Pwede rin naman yun. Kaso baka magka-almoranas naman tayo niyan. Hindi naman nakaka-almoranas ng sili. Ang problema lang, hapdi. Hapdi. Kahit sa dila, napaka-hapdi. Diba mga kabali? Tip lang yun mga kabali. Sana nakabigay lang ng kunting aral. Kunting tip. Maraming salamat. Kape muna ako. Ganda ng view dito mga kabali. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Ito lang talaga solusyon sa antok eh. Kape tsaka idlip. Wala nang iba. Pag nasalubong nyo ako mga kabali. Ito yung sasakyan ko. Pag nasalubong nyo ako. Ito. Yan oh. Yung nasa lubong niya ako mga kabate. Yan o. Yan. Super grip na kulay dilaw. Pag nasa lubong niya ako mga kabate, na tubol-dubol ay beam o. Tapos ito itsura ko. Yan. Pag nasa lubong niya ako, tatlong put-put lang. Tapos ilaw. Ibig sabihin, kayo yun. Kahit hindi na kayo maglabas ng... Kahit hindi na kayo maglabas ng ano, ng salamin. Ganun lang mga kabati. Tatlong put-put lang. Put-put-put. Tapos ilaw. Tatlong ilaw. Tatlong put-put. Ibig sabihin kayo yun. Nakasubscribe kayo sa akin mga kabati. Diba? Pero kung kaya nyong magbukas ng bintana, mas maganda. At least magkasalubong tayo. Yun yung itsura ng truck. Hindi man kagandahan. Pero... laban. Okay, maraming salamat sa mga bago dyan. Paki-subscribe nyo ako mga kapatid. Yung dito sa kanan, yung pula, paki-pindot. Tsaka yung bell, paki-pindot na lang din para ma-notify kayo sa bagong video. Tsaka yung paki-like dito sa kanan, sa kaliwa. Paki-like dito mga kapatid sa kaliwa. Maraming salamat. Keep safe tayo lagi sa mga biyahe natin mga kapatid. Adjourn.